Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa POGO sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tengko na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na POGO. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tengko at ni Attorney Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tengko doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang naging recommendation lang ni Chairman Tengko ng mga panahon na yon ay dapat magsumite ng lahat ng mga required documents, no, kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa PAGCOR. Pero malinaw po, ha, nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na POGO. Pangalawa, pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumitis sa PAGCOR, eh ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, no? So kahit naman sino po pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Ontiveros, legislative liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, eh syempre, pasisinungalingan nyo rin po, no? Ganyan po nangyari sa akin. Wala po humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, no? Ang sabi ng mga taga-PAGCOR, ang pagkakilala raw nila kay Cassie Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga isang taon ko na bago kami nakipag-meeting sa PAGCOR, naliniligawan itong Whirlwind Corporation na mamuhunan dun sa dalawang proyekto ng enerhiya na aking isinusulong. Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong, no, sa panig ng Whirlwind. At ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project. Pangalawa, yung mga detalye ng ipiralo. At saka pangatlo, yung pagkuha ng power supply agreement at saka yung pagbili ng renewable energy sa panig ng WESIB, no? Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors na gagawa po ng kapareho ng LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po talaga sila, sila ay namumuhunan. At nung bandang Hulyo nga, ay sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na POGO. So anyway, ako naman po, wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider. Dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng mga POGO sa panahon ng quarantine, ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service provider. Sila talagang gumagawa ng lahat para doon sa mga operators ng POGO. So pagkakaintindi ko po talaga, si Miss Cassie Ong ay doon sa Whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, oo, kliyente ko ang Lucky South at ako'y ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship at ito po'y tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala
Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan pong kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky Star, Lucky South, eh bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, eh hindi ko po pwedeng aminin ang wala naman pong relasyon sa panig namin at ng Lucky South. So sana po ito ay nagbigay linaw po ha. Una-una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinaservisuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, naku po, sinasabi ko po bilang isang ahente ng hukuman na niminsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South, at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado. Sana po ito ay nagbigay ng linaw at sana po nalinawan kayo na hindi naman po pwede na isang papel na wala naman akong kinalaman ay magpupureba ng isang bagay na nakasaad dun sa papel na yon. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa mga nakalipas na 34 taon na ako po yung naging isang abogado. Magandang araw po sa inyong lahat.